Andyan pala kayo mga kabads. Alam nyo mga kabads, kami ay lubusang natutuwa at auspusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa amin. Sa loob ng 2 buwan ay hindi po naging madali sa amin ang magkaroon ng solid 300 plus na mga subscribers, lalo na sa mga tulad naming small YouTuber. Pero dahil sa suporta ninyo ay naging posible po ang lahat. Dahil po sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, ay hindi lang po mga equipment ang aming mabibili kung papalarin. Maging ang pagtulong po sa mga kapatid natin na kailangan ay pwede pong mangyari. Kaya kami po ay nagsusumamo sa inyo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, paki-like and subscribe na po at i-click ang notification bell para po ay maging updated kayo sa aming mga susunod pa na mga videos. Kaya naman, sa aming 3rd buwan ngayong darating na December 21 po, tayo ay magbibigay ng cake 150 pesos worth of GCash load sa ating 3 maswerteng mananalo sa ating paraffle. Paano kaya makasasali? Simple lang mga kabads, mag-screenshot lamang na kayo ay nakapag-subscribe sa Drones TV. At ito ay na-share ninyo sa 2 kaibigan na hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel. At i-DM o i-comment ito sa aming Facebook page. Nasa description po ang link. So ano pang iniintay nyo? Khumbahteeh! Morning mga kabads, this is MSR Dick, Chairman of Drones Incorporated. Welcome to Drones TV. So for today's mission mga kabads is the March and Bivouac. Isa ito sa pinakamahirap na challenges na haharapin ng TEMSR para sila ay maging qualified na maging MSR o Master Senior Responder. As you can see mga kabads, the TEMSR is preparing for early exercises kasi malayo-layo po yung lalakarin namin, nasa mga around 5 to 6 kilometers po mula dito sa Calabon Elementary School patungo sa bootcamp namin sa Grahe Kangat po. So a few minutes from now mga kabads, after some preparations, we will start the long walk. Malapit po magsimula. Excited po, pero pinakabahan. So ngayon mga kabads, the team commander is having his final briefing and we're good to go. Ako ito sa lakaran, kaya wala pong problema. Are you ready? So yes, sir! Shout out tayo mga kabads sa Finger Panic Channel, Manuka ni Don Paco, Chulu TV, Aroy 797, C-Store, Sir Luke Asintista, at sa ating bagong kaibigan dyan, James Click. Maraming salamat po! Dito kami sa unang stop namin dito sa May City Oval, at may gagawin kami ang activity dito, which is the treasure hunting. May hahanapin sila ang mga SR, may hanapin sila 12 na liters, tapos bubuuhin nila. Will you please repeat it? Bubuuhin nila.
at saka ipresenta nila kay Kuya Lloyd. Hirap talaga hahanapin ang nagpapahanap. Okay na, time check. 8-8. Hindi nila nakita within 20 minutes. Abort natin yung mission. Tsaka proceed tayo sa next station. I-A-M-O-N-N-I-O. Good. Nakita nyo lahat. Right, right. Team, ano? Shadow Hunter. So this is the second station at dito ay nangangalahati na po tayo sa ating destinasyon. Dito gagawa sila ng yell at gagawa sila ng sariling flag para sa kanilang team. So kailangan nila itong bitbitin all throughout the activity at kailangan na hindi ito makuha ng kabilang team. Sarap sa pakiramdam na maglakad. Ano masasabi mo ba di? Sa ating world tour, khumbahteeh. Kilometro ata yon. Doon na namin nadama ang pagod at nahihina ng aming katawan. Nawala na ako ng nirhiyam. Parang ano? Welcome to the third station! So mga kabats, ito na yung panghuling station natin. Dito nila ipresent yung ginawa nilang yell. At pagkatapos nito, pupunta na tayo sa ating bootcamp! We are the Dawn Striker! We are the best team ever! We don't need our members! We are always together! Aho! Aho! Dawn Striker! Who are we? We are the Shadow Hunters. Shadow the Hunter ba? Khumbahteeh. Kami ang Shadow Hunters. Matalino at ahisto. Magulat na kayo. We
We have the potential to be a flexible. Experience ko sa hiking ay medyo pagod, tapos nangangalay na yung paa ko. Doon sa bandang sa tangke, doon ako sobrang napagod. First time ko talaga na experience to, tapos madumi ng sapatos namin. Tapos amoy pawis na din. Napagod na, tapos nagutom na din. Pero surprisingly, nakaya namin. So, it was a memorable experience. So kanina, akala ko madali lang. Pero mahirap pala, ang sakit sa paa. Pero masaya naman. Memorable yung lakad namin galing sa Calabooan papunta dito. Pagod talaga ako dahil masakit ang aking paa kasi medyo mahirap yung paglalakad namin kasi malayo yun eh. Base sa na-experience ko kanina, no, kahit sobrang nakakapagod yung ginawa namin at saka nakakahingal, is kinaya pa rin namin kasi gusto namin ma-experience kung ano pa yung gagawin namin dito mamaya sa itaas, no? Tapos, first time ko din na maglakad ng sobrang layo. Tumatagal ang aming nilalakad. Unti-unting sumakit ang aking balikat kasi bigat ng bag ko. At sumakit din ang paa ko. Nakakapagod talaga kasi layo na yung lakad namin. Calabooan patungong Kangatol. Bawat isang hakbang ay may katumbas na alaala. Kaya kung ikaw ay pagod na, huwag kang sumuko. It's exactly 1100 hours mga kabads. After 4 hours of hiking, nakarating na din tayo sa bootcamp. So we will have our lunch for now. Kasi pagkatapos nito, meron pa tayo mga activities such as primitive fire building and primitive cooking. At saka na tayo aakyat para sa ating bivouac area. Sobrang nakakapagod talaga ang ginawa natin kanina. Pero dahil alam ko na may patutunguhang magandang patutunguhan lahat ng to, kaya khumbahteeh. Up next. Hey, Dr. Kalan is yung rice inside the bamboo. Gagbay.